susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili Amen. Isang magandang at mapagpalang umaga po sa bawat isa. So, ini-invite ko po ang bawat isa, tayo po ay tumayo.
kahit po sa atin pong mga tahanan, dahil sisimulan po natin ang ating umaga ng punong-puno ng pagpupuri, punong-puno ng pagsamba sa ating pong Diyos. And we will express how much we love our God sa umaga pong ito. So sasabihin mo sa Panginoon kung gaano mo siya kamahal. Sabihin mo sa Panginoon, ano ba yung laman ng puso mo sa umagang ito? Kaya po sa pagpupuri po natin, let's give our hearts. Ibigay natin yung the best na kaya natin ibigay sa ating Diyos sa umaga pong ito. Amen? Tayo po ba ay handa ng magpuri at sumamba sa ating Diyos sa umagang ito? Amen? So let's open up our hearts. Buksan po natin ating mga puso. At purihin natin ng Diyos, sambahin natin ng Diyos na buhay. Amen.
ating lahat, tayo po muna'y manalangin. O Diyos, hallelujah, Lord God. Marami pong salamat, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Sa isa na namang pribilehiyong pinagkaloob mo sa bawat isa, Lord God, na kami naririto sa iyong harapan. Marami pong salamat, Ama, sa iyong pag-ibig sa amin, kami po ay nakarating dito, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat hindi aksidente, Panginoon, na kami naririto sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy kaming humihingi sa iyo, Lord, ng kahabagan, Panginoon, ng iyong paglilinis, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong gagamitin na lingkod, Panginoon, ay bigyan mo ng talino at kung paano niya ma-i-deliver ang kanyang mga balita na galing sa iyo, Panginoon. At huwag mong hayaan, Lord God, na maisa puso lang namin ang mga salita mo, Lord God. Huwag mo ring hayaan, Lord, na maisulat lang namin ito sa aming mga notebook, Panginoon. Bagkos, Panginoon, ito'y magamit namin sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Sapagkat naniniwala kami, Lord God, na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Ikaw ay tapat sa iyong mga salita, Panginoon. Kung kaya, Lord, ikaw nga po ang aming Alpha at Omega, ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Hindi kami matitinag sa anuman, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming pinagkakatiwalaan, Lord God. Kaya't nararapat lamang sa iyo, Panginoon, ang aming pagsamba ngayong umagang ito. Nawa maabot mo kami, Panginoon, ang aming mga papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Abutin mo ang aming papuri, Panginoon, ang aming pasasalamat sa umagang ito, Panginoon, na para sa iyo lamang po, Jesus. Amen. Amen. Patuloy tayong sasamba. Patuloy tayong aawit, sasayaw sa ating Panginoon. Amen. Come on, let's clap our hands for the Lord. Now
treasures. This love endures forever. For the life that's been reborn, this love endures forever. Come on, people of the Lord, sing praise. Church, we will declare, sing, great is the Lord on high, great is the Lord on high. The train of His robe fills the temple, and
cry out highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Glorious Son. Lift up your heads. Open the doors, let the King of Glory come in, and forever be our God. Forever be our God. Holy is the Lord. Holy is the Lord God Almighty. The Lord on high, holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of glory. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Glorious Son. Lift up your hands. Lift up your hands. Open the doors. Let the King of Glory come in. And forever sa Panginoon. God, you are glorious. Pwede pong mas malakas. God, you are glorious. Yes. Glorious. Shout it out and go. Glorious.
forever and ever. And how great your name. See, your love remains. Jesus, we shout your name. Jesus, we
you, Lord Jesus, for your faithfulness. Thank you for your goodness. Oh, we worship. Sa umaga pang ito, church, patuloy nating ibigay sa Diyos ang tunay na pagsamba na hinahanap po ng ating Panginoon. Let's offer our hearts, our minds, hindi lang po ang ating awitin sa umagang ito. Let's offer everything that we have sa ating Panginoon. Awitin natin ang Panginoon ng buong puso, face to face. Kung sa mundo, bawal ang face to face, pero sa Panginoon, ang Diyos kaharap po natin sa umaga nito. Let's just sing to Him, worship Him, praise His name, and express how much you love our God. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. Door is in.
sabihin natin sa Panginoon sa umaga ng ito. Let this be the prayer of our hearts. If we want to be a faithful servant, let's give our hearts to the Lord. Every moment of our lives, in good times and bad times, let's just worship the Lord with all of our hearts. Oh Lord, Lord, I give you. The Lord, see the depths of our hearts, Jesus. The depths of our hearts, Jesus. The desire of our hearts is to be with you. Every moment I'm aware, Lord, have once again, sing, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, to you alone. Every breath that I take, every moment of my life, you are my Lord, no one could.
akin inalags. We worship you this morning. Lord, you're looking into our hearts, Jesus. You are looking into our hearts. Lord, in your presence, there is peace, there is joy, there is love, there is healing in your presence, healing of our hearts. Oh, thank you, Lord. We thank you, Jesus, for this morning. So good to be in your presence. Yes, Lord. Speak to your people. Speak to your people. Thank you, Lord. Thank you. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong presensya ay aming nararanasan sa umagang ito, sa aming kalagitnaan, as you move in this place, as you move in our midst, kahit sa aming mga tahanan sa umagang ito, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay inaabot mo, Panginoon. Huwag mo hayaan, Panginoon, kami ay mapuno ng takot. Lord, nais namin, Panginoon, na maging faithful servant mo, O Diyos. That's why, Lord God, we give you our hearts, we give you our lives as we serve you, as we obey your word, Panginoon, and as we worship you today. Maraming salamat, Panginoon, na muli mong binuhos sa amin ang fullness of your glory, fullness of your presence about us sa amin, O Diyos. We thank you, Lord. And Lord, as we listen to your word sa umagang ito, Lord Jesus, Lord, binubuksan namin aming mga puso, hindi lang ito maisulat namin, Panginoon, but ito po ay matanim sa aming mga puso, sa aming mga isipan sa umagang ito. At aming gagawin, aming i-action anuman, O Diyos, ang marinig namin sa umagang ito. Thank you for the knowledge and the wisdom na ibibigay mo sa amin, Panginoon. We give you glory. We give you the highest praise. We give you the highest worship that you deserve, Lord. Everything that we have, everything we are, we will give it to you. We thank you, Jesus. We honor you, we praise you. In Jesus' name we pray. Lahat po tayo magsabi ng amen and amen.
Amen. Handa na po ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. So, natapos po tayo kanina sa ating pong pagsamba, sa ating pong pamamagitan ng ating mga awitin. So, kanina po tayo yung nagsasalita. Amen po ba sa Panginoon? Kasi nga, sabi nga nila, communication is a two-way process. Amen po ba? Mas gusto natin, para maging healthy yung communication, mayroong nagsasalita at may nakikinig. After magsalita ng isa, may time naman na siya na rin yung makikinig. Amen? Sa ating Panginoon, healthy ang communication natin sa Diyos. Amen po ba? May time na tayo yung nagsasalita, may time din naman na tayo yung nakikinig. Amen? Kaya lahat po ng bahagi ng gawain, mahalaga. Tama po ba? Wala po yata akong kausap. Amen? So, lahat po ng bahagi. Kasi I heard many Christians, believers, and sabi, sa Word of God na lang ako pupunta. Kasi praise and worship pa lang naman. Amen? So yung konsepto na yon, hindi nila naunawaan o hindi nila naintindihan ang tunay na pakikipag-usap sa Panginoon. Amen? So tayo po, every part of the service are important sa ating Panginoon. Amen? So kanina po, sinabi ko po kanina na natapos po tayo sa atin pong pakikipag-usap sa Diyos. Ngayon naman po, sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo naman po ay makikinig. Amen? We need the Word of God in order for us to be transformed. Amen po ba? Because we are all imperfect. Tama po ba? Wala pong perfecto sa atin. That's why we need the perfect God. Amen? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ipanandalian dumulog sa panalangin and let's invite the presence of God through the Holy Spirit to intervene in our midst. Our gracious Heavenly Father, we are here once again. We acknowledge your presence in this place. We acknowledge the presence of the Holy Spirit, that apart from the Holy Spirit, Lord, we cannot do it by ourselves. Lord, lahat ng amin pong pag-uusapan ngayong umagang ito, Lord, I pray, O God, that you have already anointed it. Na sa bawat makikinig, O Diyos, it will penetrate to each and everyone's heart that will transform everyone who will hear. Salamat po, Diyos, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. At huwag niyo pong hahayaan na umuwi ang bawat isa. And even through the live streaming sa mga nanonood, huwag niyo pong hayaan na malampasan sila ng pagkakataon na kung saan we can receive something from you. One word from you is enough to change us, is enough to change the course of our destiny. Salamat po, Banal na Espiritu, sa pagkilos niyo po sa aming kalagitnaan. We honor you, we glorify you. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So before we proceed, I just want to share this song to you. At hayaan niyo po ang song na ito ay mag-minister sa bawat isa. And let's meditate every lyrics of the song because it has something to do with our message this morning. Amen. Sabi sa Biblia, sa bawat lahat.
Amen. Napagpala po ba tayo ng awitin? Amen. Si ang ating Panginoon po ang tsuper ng buhay natin. Amen. So ang pag-aaralan po natin ngayong umagang ito is P2P. Paki-flash. Ano itong P2P na to? Hindi po ito yung point-to-point sasakyan. May kinalaman din po sa awitin. Amen? Uso po ngayon ang P2P. Bakit po? Lalo pandemic. Para maiwasan daw yung pagkahawa-hawa. P2P. Point-to-point. So meron po siyang... actually, nasa tema pa rin po tayo. Kasi may binaba po ang ating Panginoon through Bishop about faithful servant. Okay? So, P2P, point to point. Hindi po ito yung ibig ko sabihin, ng point to point. Okay? So, ang pag-aaralan po natin ngayon is a Joseph o Joseph's journey. Kanina po, pinag-usapan, sinabi po sa awitin na si Jesus ang tsuper ng buhay, dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Biyahe mo ay sulit, nag-e-echo, biyahe mo ay sulit pagkat patungong langit, hindi pwede ang sumabit. Amen? Kausapin mo yung katabi mo ngayon, bawal ang sabit. Amen? Pasok sa loob hanggat may mauupuan. Amen po ba? Because there will be a time wherein the gospel will be closed. Amen po ba? Tulad po yung nangyari kay Noah during the flood. Amen? So let us seize the moment. Are you listening, church? Let us seize the moment while the gospel is free. Amen? Na pwede nating mapakinggan. Okay? So ngayon, actually po, pag nagbibahit po tayo, di po ba? Especially kung bago sa atin yung pupuntahan. Ako po kasi ganun eh. Pag bago sa akin yung pupuntahan, especially nung pumunta po kami sa ibang bansa, ayoko matulog. Bakit? Kasi I will miss the moment. Baka mayroon akong makitang magandang lugar. Lalo na yung mga sikat. Di po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, bawal matulog. Amen? Bawal ang sabit. Di po ba yung nangyari, napanood nyo po sa video sa Afghanistan? Because of desperation, ng mga tao, kahit nasa labas ng aeroplano, ginawang panglupa yung sasakyan. Gusto nila mag-top load, gusto nila sumakay. Bakit? Because of desperation. And ang nangyari, di po ba, actually, kumuha pa nga po ng video habang tumatakbo sa runway yung aircraft ng military, nakasakay sila sa gilid. Sabi doon sa balita, 11 of them died that day. So, ngayon po, pakisabi sa katabi natin, bawal ang sabit. Delikado. Amen? Nakakamatay. Amen? P2P. Mamaya malalaman po natin ano ibig sabihin ng P2P na yan. God gives us vision. Ito pong pag-usapan natin patungkol po sa buhay ni Joseph. Joseph the dreamer. We all know the story of Joseph. Amen? But let us not close our hearts sa nais na mensahe ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. God gives vision to every individual, especially the faithful ones. Are we faithful to God? Are we faithful to God? Amen. Actually po, encouragement po sa mga nagsasalita, yung may response po sa audience. Amen? So without response on the audience, para kami nagla-live stream. Live stream na lang po tayo. Without response naman pala eh. Di po ba? Kaya I need your response. Amen po ba? Amen. God gives vision to every individual, especially the faithful ones. We are all faithful to God. That's why we are here. Kasi kung di ka faithful sa Diyos, maaaring wala ka ngayon. Amen? Maaaring pinagkakaabalahan mo yung ibang bagay. Amen? Another thing, revelatory visions portray scenery or dramatic circumstances to the human recipient. Tayo po yon, while the human is awake. Ano ba tong vision na to? How can we relate the vision to the message? Ang mensahe po is about faithful servant. Vision. Ito po, vision po tayo. Vision, it occurs frequently in the Bible as instruments of supernatural revelation. Amen? So mga prophets, mga lingkod ng Diyos, mga tao ng Diyos, back in the Old Testament, New Testament,
Binibigyan sila ng vision. Binibigyan sila ng dreams. Audiovisual means of communication. Ito pong vision na to, it's an audiovisual. Meaning to say audio, naririnig, visual, nakikita, means of communication between God and men. So nangungusap po ang Diyos. Hindi po totoo na malayo ang Panginoon. Tayo lang po lumalayo sa Diyos. Amen? So maraming mga desperate na tao, especially the unbelievers, they do not know their stand before God. Sabi nila, bakit ang layo-layo ng Diyos? Bakit ako dumanas ng ganitong pagsubok? Pero actually, nangungusap po ang Diyos kung tayo lamang ay nakikinig. Audiovisual means of communication. That's a vision. It has something to do with seeing or perceiving. The distinction between a vision and a dream, di po ba, madalas po natin narinig, has to do whether the person is awake or asleep. Ulitin ko po, the distinction between a vision and a dream has to do with whether the person is awake, gising daw po ba siya, or asleep or tulog, the result is the same. Pareho lang po ang resulta. Buksan lamang po natin ang puso natin, magpareho po ang result. Paano mo naman nasabi? Ito po, Numbers 12 verse 6. Basahin po natin dito po sa Numbers chapter 12 verse 6. Introduction pa lamang po tayo. Ito na. Then he said, hear now my words. Ito po ang Diyos nagsasalita. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream. So whether the person is awake or asleep, vision and dreams, the result is the same. Amen? So yung vision na yan, mahalaga sa bawat mananampalataya. Bakit po? Sabi ng Bible, without vision, people perish. My people perish, sabi ng banal na kasulatan, because of lack of vision, lack of knowledge. Amen? Kaya hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos sa mga nangyari sa buhay po natin. Tayo po ang may pagkukulang. Amen po ba? Let us open our minds, our hearts this morning sa nais po ng Diyos na ipa-mensahe sa bawat isa. If we will just open our spiritual eyes and understanding, there is vision or there are visions God has placed for every one of us. Lahat po tayo. May vision ang Diyos na nilagay sa atin. Hindi dahil pastor ka, ikaw lang may vision. Hindi po. Lahat tayo may vision na ibinagkaloob ang Diyos. Kung magiging open lang ang ating paningin spiritually. Amen? Vision. Ito po maganda. When God gave us the vision, it is coming from God, given to everyone, especially the faithful ones. Vision, di po ba? When we receive the vision, anong kailangan po natin gawin? We must love the vision. We must abide in the vision. Meaning to say, we must provision. What do we mean by saying provision? Pag sinabi kasi natin itong prefix na pro, it is a Latin word meaning for or it is not against. Amen? So when we receive the vision, ano kailangan natin bilang mananampalataya? We must walk in the vision, we must abide in the vision, we must embrace the vision God has placed for every one of us. Naintindihan po ba natin? Amen? Walk through it, no matter how hard or easy. Lakaran natin. Maaring malaki yung vision na nilagay ng Diyos sa atin. Kung siya sa tingin mo nagbigay, naglagay sa puso mo, walk through it. Amen? Big or small. Many or few. Pag nakita natin yung vision ng Diyos sa atin, in-embrace natin yung vision, huwag tayong mag-alala because there is provision. Amen? Amen po ba? Just walk in the vision of God. Receive the vision. You must be a provision
in order for the provision of God to dwell in you, dwell in all of us. Amen po ba? After receiving the vision, then embracing and loving the vision, meron pong pagpapala. Amen? Hindi po tayo binigyan ng Diyos ng vision, iiwanan tayo. Hindi po ganun ang Diyos natin. Amen po ba? Remember, dun sa Genesis 22, verse 12 to 13, tignan po natin sa buhay po ni Abraham at Isaac. Ito po yung time na kung saan ni-require ng Diyos si Isaac na may offer sa kanya. So, alam po natin yung kwento. Abraham willingly offered Isaac. So, the moment, dito po, basahin po natin, then he said, do not lay your hand on the lad or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Verse 13. Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its thorns. So Abraham went and took the ram and offered it up for the burnt offering instead of his son. So meron po kasing vision nilagay ang Diyos kay Abraham, amen po ba, to be a father of many nations. So tinest ng Diyos si Abraham. Anong ginawa ni Abraham? He loves the vision. Amen? To the point na talagang sila mismo gumawa ng kaparaanan sila mag-asawa. Nung hindi pa dumadating si Isaac, because of the vision, napilitan silang dalawa to, especially si Abraham, to lie with sa kasambahay nila, si Hagar. Because they love the vision. Pero sa maling paraan. Amen po ba? Hindi nila nahintay ang Diyos. So, titignan po natin na when we took the vision and we loved the vision, here comes the provision. Si Abraham po, ganitong nangyari sa kanya. Do you think kung nag-disobey siya ng Diyos, meron pong ram doon? I don't think so. Amen? Ibig sabihin, the moment he obeyed God and went to that mountain, while they are walking, even the ram ay umaakyat na rin sa bundok. Amen po ba? Na-imagine po ba natin? Kasi ang ram, basically, merong tagapag-alaga po dyan. Di po ba? Merong mga ngalaga dyan. Hindi yan ligaw talaga. Unlike ng kambing, kasi pasaway ang kambing. Kami po may alaga natin kambing. Nire-wrestling ko ngayon kambing kasi makulit eh. Amen? So ang ram, hindi niya nature na humiwalay o maligaw. Pero bakit inalaw ng Diyos? Because that's part of His plan na maging provision sa pagsunod ni Abraham. Amen po ba? Amen? So, anong kailangan po natin gawin? When we receive the vision, we must love the vision. Do not worry about the provision. Ang Diyos po ang bahala. Amen po ba? Vision will still take its place, whether we like it or not. Pero ang masama po, but we will experience consequences if we don't. Amen? Yung vision na yan, darating at darating pa rin. He will use it, itong consequences na to, He will use it to return us back to the vision He has for us. Kung may binigay ang Diyos na vision and we hesitate to do the vision, we hesitate to embrace the vision, amen? Dahil yun talaga ang kalooban niya, His plan will still come to pass. But we will experience consequences of disobeying God. Amen po ba? Tingnan po natin ito pong buhay po ni Joseph, Joseph the Dreamer. Papasok na po tayo sa mensahe ngayong umagang ito. Joseph the Dreamer, alam po natin, he was faithful to a vision. Ito pong vision na to, he is faithful even from the very start, from receiving the dream, dito po sa Genesis 37 verse 5 to 11. Tingnan po natin, when Joseph received the vision, Genesis 37, ito. Now Joseph had a dream
And he told it to his brothers, and they hated him even more. Verse 6, so he said to them, please hear this dream which I have dreamt. So ibig sabihin, sasabihin pa lang niya, galit na yung mga magulang. I mean, yung mga kapatid. Amen? So sabi niya, pakinggan niyo muna, bago kayo magalit. Amen? So ito, di-explain niya. So he said to them, please hear this dream which I have dreamed. There we were binding sheaves in the field. Then behold, my sheaf arose and also stood upright. And indeed, your sheaves stood all around and bowed down to myself, to my sheaf. Verse 8. Tingnan po natin. 37 verse 8. And his brother said to him, shall you indeed reign over us? Dahil sa kwento po niya. Or shall you indeed have dominion over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. Verse 9. Then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, look, I have dreamed another dream. Galit na nga. Di po ba? Yung kapatid eh. Itong si Joseph ay pagkakulit din talaga. Amen? Alam na niyang pagagalitan siya. Still, he pursue. Kasi he loves the dream. He loves the vision. Then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, look, I have dreamed another dream. And this time, the sun, the moon, and even the stars bowed down to me. Verse 10. So he told it to his father and his brothers, and his father rebuked him. Even his father po, hindi naniwala. And he said to him, what is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed come to bow down to the earth before you? And his brothers envied him, but his father kept the matter in mind. So he was faithful to vision, even from the very start. Nung natanggap niya yung dream, up to its fulfillment. Kailan po ba na-fulfill yung dream na yan? Dito po sa Genesis 42 verse 6. Despite dun sa mga disagreement ng kanyang pamilya, jump po tayo sa 42 verse 6 ng Genesis. Now Joseph was governor over the land, and it was he who sold to all the people of the land. And Joseph's brothers came and bowed down before him with their faces to the earth. Ito na po yung fulfillment ng dream. Amen? Because may famine during that time at wala ibang option, walang ibang makukuha ng pagkain, kundi sa lugar lang na kung saan nandun si Joseph in the land of Egypt. Unknowingly, yung mga kapatid, hindi nila alam na si Joseph pala yung namamahala. Nagkaroon ng fulfillment yung dream na yan dito po sa Genesis 42 verse 6. And even dito po sa Genesis 45, 4 to 5. Genesis 45:4-5. And Joseph said to his brothers, please come near to me. So they came near. Then he said, I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt. But now do not therefore be grieved or angry with yourselves because you sold me here. Huwag kayong matakot, sabi niya. Okay, mag-alala, hindi ako maghihiganti. Sabi niya, for God sent me before you to preserve life. It's all part of God's plan. Amen po ba? When we acknowledge the vision, the dream, nandun po tayo sa kalooban ng Diyos. No matter what happened in our lives, if we allow Him to work in our lives, then one day makikita mo yung sarili mo, nandun ka na sa fulfillment ng dream. Amen? Verse 7, jump po tayo sa verse 5. But now, do not therefore be grieved or angry with yourself because you sold me here, for God sent me before you to preserve life. And verse 7, and God sent me before you to preserve a posterity for you in the earth and save your lives by a great deliverance. He was faithful to a dream.
tanungin po natin, sarili po natin, have we received the dream na inilagay ng Diyos sa atin? His life proves that vision restrains people from sin. Proverbs 29:18. Tingnan po natin. Proverbs 29 verse 18. Where there is no revelation, the people cast off. Cast off restraint. But happy is he who keeps the law. Sa ibang rendition po, amen, where there is no vision, people perish. Huwag po nating isisi sa iba, amen, yung failure natin. Amen? Because tayo po talaga may pananagutan dyan. Amen po ba? His life proves that vision restrains people from sin. If you have the vision, it will refrain you from getting sin. Kasi you will walk uprightly before God because you want that the vision be fulfilled in your lives. Amen po ba? Kung gusto mo na matupad yung vision na yan sa buhay mo, you will walk in accordance to His will. And it will refrain you from committing sin. Amen? Be faithful to every vision God has placed in your life. Maging faithful po tayo sa bawat vision na inilagay ng Diyos sa bawat buhay po natin. Ito na po, what to do in order for the vision to be fulfilled? Being a faithful servant, if you know that you are a faithful before God, merong vision nilagay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Anong gagawin natin sa vision? What to do in order for the vision to be fulfilled? Number one, hold fast. Hold fast to the vision God gives you early in life. Meron po yan in the future. Ay, nung sa nakaraan, may binigay po ang Diyos na vision. Ako po, I remember when I was still studying, I saw myself standing in front of many people. And during that time, ayoko po humarap sa tao. Kasi introvert ako eh. Ayoko po magsalita sa harap ng tao. Ayoko makipag-usap sa harap ng tao. Mas gusto ko sa bahay lang ako. Mas gusto ko pag nasa kalsada ako. Ayoko magtanong sa kalsada. Ayoko magtanong ng direction because ganun ang nature ng buhay ko, nahihiya ako. But I saw the vision. I am speaking in front of people. Contradictory po ba? Di po ba? Amen? So, since then, it comes back in my mind. Every now and then, dumarating sa isip ko, dumarating sa buhay ko. So, natapos ko yung pag-aaral. Here comes, nagtrabaho ako for more than 10 years. So I keep on transferring from one job to another job. I think nakasampung trabaho din ako during the span of 10 years. Because there's something in me na hinahanap. Amen po ba? So yung pinaka-10th year na nagtatrabaho ako with different companies, I decided na mag-give up dun sa job, mag-quit sa job. Amen? So, that's the time na inorchestrate lahat ng Diyos yung pangyayari. Hanggang sa nakarating ako dito. At dito na fulfill yung vision na yan na nakatayo sa harap po ninyo. Amen? Kasi walang aksidente sa Panginoon. During that time na nagtatrabaho ko, there's something missing. Mayroon kang sahod, maganda trabaho mo, mayroon kang position na hinahawakan sa company. Nung nag-resign ako, sabi nung manager ko, yung area supervisor namin, ba't ka magre-resign? Inaayos ko pa naman yung promotion mo. Pero sabi ko, sir, tama na sir, kasi alam ko merong something na ibibigay sa akin ng Diyos.
So, kinalimutan yung mga pangyayaring yon hanggang sa na-fulfill yung vision. And I know God is still so many things in place before me. Amen? So, hold fast. Do not divert from it. Huwag kang liliko, huwag kang aayaw, huwag kang aalis. Amen? Meron ka lang vision, nakita malaki, nakita mo parang hindi naman totoo. Aayaw na. Amen? May vision kang maliit, ganito lang naman pala yung vision, huwag kang aayaw. Because sabi ng Bible, if you are faithful in small things, God will entrust you greater things. How can God trust you greater things if you are not faithful on small things? Amen? Kahit tagapaglinis lang dyan, kahit tagaayos ng bangko, kung dyan ka tinawag ng Panginoon, do it wholeheartedly. Amen? Amen po ba? Because God has a plan for you. Not everyone will agree, kaya nga po hold fast, not everyone will agree with you. Many, if not some, will oppose you and hinder you from getting through it. Hindi lahat magka-agree sa vision na yan. Amen? Hindi lahat. Remember the life of Joseph. Hindi nag-agree yung family niya na supposed to be yung family dapat niyang susuporta sa kanya. Minsan, yung sino pa yung malapit sa atin, yun pa ang main opposition natin. Tama po ba? Amen po ba? Amen? But, if we are faithful to God, hindi natin papansinin yung opposition. If you love the vision, you will forget those oppositions. But rather, you will use the opposition as an instrument in getting through the vision. Amen po ba? Hold fast. Genesis 37 verse 5 to 10. Ito po yung binasa natin kanina. Na kung saan si Joseph na-receive niya yung vision. Number two, what to do in order for the vision to be fulfilled? Expectation from God. Expect God's favor in the sight of others. Genesis 39 verse 4. Tingnan po natin. Genesis 39 verse 4. So Joseph found favor in his sight and served him. Then he made him overseer of his house. Ito po yung kung saan, after po niyang inihulog ng mga kapatid sa pit, anong ginawa sa kanya? Binenta siya kay Potiphar. Amen? Sa mga ngalakal nung time na yon. At yung mga ngalakal naman na yon, mga businessman during their time, binenta naman si Joseph kay Potiphar. Ito po yon. So si Joseph, makikita po natin, saan man siya dalhin, may favor ang Diyos sa kanya. Amen? Because pinanghahawakan niya yung vision. So Joseph found favor in the sight and served him. Nagkaroon daw po ng favor siya mula kay Potiphar. Then he made him overseer of his house. Dati-dati, kasambahay siya, boy. Kasi during their time, pag binenta ka, wala kang karapatan sa sarili mo. Slave ka eh. Amen? Pero ibang sitwasyon kay Joseph. Because there's favor coming from God, hindi siya tinuring na slave na walang karapatan, kundi ginawa siyang governor ng bahay. He governs the house of Potiphar. Ang hindi lang pinagkatiwala sa kanya is yung wife niya. Amen? And all that he had put under his authority. So it was from the time that he had made him overseer of his house and all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house. Ito po maganda if you love the vision. Saan ka man dalhin ng Diyos, pagpapala ka sa mga tao na kapaligid sa iyo. Amen? Amen po ba? Mahal po ba natin yung vision natin? Amen? So saan man tayo dalhin ng Diyos, kahit may opposition sa una, amen? But God used that moment in Joseph's life para mapunta kay Potiphar. And then, makita po natin, saan man daw siya dalhin, there's blessing coming from God. And the blessing of the Lord was on all that he had
in the house and in the field. Saan man daw dalhin si Joseph? Ang turing sa kanya simula pa lang is slave. Pero pagpapala pala siya sa bahay, sa buhay ni Potiphar. Kung pagpapala yung taong yan sa bahay mo, papaalisin mo pa ba? Siyempre, hindi na. Di po ba? Layman's term, sabi ng mga nasa mundo, swerte yan eh. Amen po ba? Amen? Swerte yan. Huwag nating paalisin. Di ba? O yung mga pera, papay sa tindahan. Swerte kasi. Amen? But that's the nature. Pero sa atin po, ang tawag natin doon blessing. Amen po ba? Blessing comes from God. So makikita po natin, itong pagpapala na to, saan man dalhin ang taong may hawak ng vision na yan, faithful sa vision, hindi lang siya yung pinagpapala, even the people that surrounds that person are being blessed by God. Amen? So tayo po, pag pinanghawakan natin yung vision na pinagkaloob sa atin ng Lord, no matter what happens, still, hold on to it because you will be a blessing to many. Verse 21 ng Genesis 39. Jump po tayo, verse 21. But the Lord was with Joseph and showed him mercy and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Ito po yung time na kung saan nagkaroon sila ng problema sa bahay ni Potiphar because si Joseph was accused of rape ni Mrs. Potiphar. Ito si Mrs. Potiphar, amen, may pagnanasa pala kay Joseph. So, wala siyang ibang option dahil nga po ayaw talaga ni Joseph. Maraming temptation if you are a vision keeper. Amen? Para mawala lang sa'yo yung vision. The devil, Satan is trying to divert your attention. Maraming temptation ibibigay para lang mawala sa'yo yung vision. Amen? So, nangyari kay Joseph dahil ayaw niya, ginawan siya ng kwento ni Mrs. Potiphar. Siyempre, si Mr. Potiphar, asawa niya yun eh, di pinaniwalaan niya. Amen? But it is still part of God's plan. Amen? So, nung nasa prison na siya, dito sa verse 21, di po ba sa prison, kahit sa nature natin ngayon, meron tinatawag na mayor-mayor. Tama po ba? Merong mayor doon sa loob ng prison. Prison cell. So, kung makikita po natin, nung dumating siya sa prison, syempre, may mga nakakulong na doon dati. Tama po ba? Imagination natin. So, ibig sabihin, may namamahalan na, may mayor na dati doon. Pero nangyari sa kanya, he still found favor to the prison keeper. So, sa mga warden, nakita pa rin yung favor ng Diyos sa kanya. Pinagkalooban pa rin siya ng pabor. So, ibig sabihin, nalampasan niya yung ibang mga tao na nakakulong doon. Maaring iba doon, matagal na, pero siya, kararating pa lang, di po ba? And still, God showed favor sa buhay po ni Joseph. Verse 21, ano sabi po doon? But the Lord was with Joseph and showed him mercy and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Ito pong vision na to, marami pong pwedeng maging balakid. But we have to hold fast. Panghawakan po natin. We have to expect God to do His part because God will do His part. He grants favor and success to the faithful. Expect God that He will grant favor and success to the faithful. Are we faithful before God? Amen? Expect that God will grant favor and success sa buhay po ninyo. Sa buhay po natin. Outside our physical situation will not hinder you from getting favor from God. Whether you be in a nice and comfortable situation or bad situation, if faithful, you will gain favor. Maaring sa paligid mo, parang lumalayo naman yata ako sa plano ng Diyos, sa vision, di po ba? Binenta siya. Pagkatapos siyang ibenta, naging slave siya sa bahay ni Potiphar. And then, nung nasa bahay ni Potiphar, pinakasalanan, nakulong.
Lord, parang lumalayo naman yata ako sa vision. Paano ako makakarating na sinasabi mo, yuyuko sa akin, mga kapatid ko? Amen? Whether you be in a nice and comfortable situation or bad situation, if you are faithful, you will still gain favor before God and before men. Amen? Situation in life will not limit you from getting favor. Nakatira ka man sa isang bahay na kung sasabihin na natin wala kang permanenteng bahay, wala kang kumag-squatter tayo sa bahay. Amen? Pero because of the vision, you will gain favor. Hindi po sa panlabas. Nakabase ang vision para ma-fulfill. Amen? Wala po sa panlabas. Pangatlo, after holding fast, after expecting from God, here comes number 3, remain faithful. Manatili po na maging tapat. Genesis 39 verse 9. Ano pong sabi dito sa Genesis 39 verse 9? There is no one greater in this house. Ito po, yung kung saan tinempt na si Joseph ni Mrs. Potiphar sa verse 7. Sa verse 7, sabi kasi, and it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph. Matagal na palang may pagnanasa. May pagtingin kay Joseph. And she said, lie with me. Verse 8, but Joseph refused that and said to his master's wife, look, my master does not know what is with me in the house, and he has committed all that he has to my hand. Actually, pwede naman niya sanang patulan. Tama po ba? Kasi una ko sa lahat, gusto na Mrs. Potiphar. Pangalawa, may tiwala sa kanya yung si Mr. Potiphar. So actually, pwede niyang gawin. Pero pag ginawa niya yon, he will refrain himself from getting to the vision. Malalayo na siya sa vision. And he cannot do those things against sa Diyos. There is no one greater, verse 9. There is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you. Lahat pinagkatiwala ni Mr. Potiphar sa akin, sabi ni Joseph, maliban sa iyo. Because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Paano ko gagawin yan? Magkakasala ako sa Diyos. Amen? But actually, if Joseph will not consider these words, pwede niyang patulan, actually, si Mrs. Potiphar. Amen? At ililihim nila. Pero, hindi niya mararating yung vision na nilatag ng Diyos sa kanya. At ayaw niya magkasala sa harapan ng Diyos. So, verse 10. Ano po sabi po dito sa verse 10? So it was as she spoke to Joseph day by day that he did not heed her to lie with her or to be with her. Ayaw niya. Araw-arawin ka ba naman? Amen? Na may mag-tempt. Di po ba? Kung isang tao hindi malakas, spiritually, he will be tempted. Real talk. Amen po ba? May kausap po ba ako? Because that's flesh. Amen po ba? Amen? Araw-arawin ka ba namang itemp eh? If you are not strong enough to forbid hindian yung offer, amen? Hindi mo kaya. Hindi natin kaya. But true enough, etong si Joseph malakas sa harapan ng Diyos. His spirit is strong. Amen? He loved the vision. He cling to the vision. He embraced the vision. Remain faithful to God in all you do. Do not compromise. Amen? Ah, okay lang. White lie lang naman. Ah, Lord, eramin ko muna yung tights ko, ah. Papalitan ko din. Amen? Sabi, do not compromise. Especially when your vision seems not fulfilling. Lord, parang hindi naman natotoo. Iba yata yung vision na natanggap ko, ah. Mag-iiba na lang ako ng vision.
Remain faithful to God in all you do. Do not compromise, especially when your vision seems not fulfilling. Sa buhay po ni Joseph, parang lumalayo sa vision sa nangyayari sa buhay niya. But, anong ginawa niya? He remained faithful before God. Halimbawa po, sa marathon. In a marathon, di po ba, speed is not the only thing that matters. Tama po ba? Hindi po ako nagmamarathon, pero napapanood ko lang. Speed is not the only thing that matters in order to win. But rather, it also needs endurance. Kasi patagalan eh. Kilo-kilometro ang lalakbayin. Yung iba, marami, sa umpisa ng marathon, mabibilis. Pero pagdating sa kalagitnaan, unti-unting, nawawala yung speed. Amen? So hindi nagmamatter yung bilis sa umpisa. Ang pinag-uusapan sa isang marathon is that endurance. Gaano katatagal sa race. Sa atin pong buhay Kristiyano, gaano tayo tatagal sa buhay natin. Amen? Hindi ibig sabihin, tinanggap mo ang Panginoong Yesus, sa una, excite, may excitement. Amen? Pero ang panghawakan natin is the process, in between. From the start of the line to the finish line, ang mahalaga doon is the process in between. Amen? At first, many are eager, enthusiastic, masigla, excited, halos araw-araw nasa church. Amen? But along the way, when encountered with different problems and difficulties, it may be small or great, big or small, they give up and no longer want to finish the race. They back out. Gusto nang tumigil sa takbuhin ng buhay. When we have the vision, remain faithful because there's a process. May incubation period po kasi. Amen po ba? Amen? May incubation period. Bago mo marating yung finish line, bago mo matanggap yung fulfillment ng vision, may incubation period. Huhulmahin ka talaga, huhulmahin tayo. Maaring si Joseph, nung na-receive niya yung vision, medyo siguro arrogante siya mag-explain. Amen? Napipicture niyo po ba? Kasi it's pride eh. Nakita mo yung mga kapatid mo, lulud sa'yo. Nakita mo yung tatay mo, lulud sa'yo. Because may pride. Pero along the way, may process na ginawa ang Diyos sa kanya. Nagkaroon siya ng incubation period. Maaring nung unang pag-explain niya, maaring nung unang natanggap niya yung vision, amen, na meron pa rin siyang pride, pero along the way, tinatanggal niya pala sa kanya yung pride na yan. Amen? In order for God to take place dun sa vision na yan. Number 4. After holding fast, expecting from God, remain faithful, pang-apat po is believe. Paniwalaan natin. Believe that God is sufficient. Amen? Remember po yung sinabi po natin kanina, when you receive the vision and you are pro vision, God will give you the provision. Believe that God is sufficient. He has given you the gifts you need to you realize His purpose through you. Para ma-realize yung purpose, magkaroon ng katuparan yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Binigyan ka ng kaloob. Lahat tayo may mga kaloob. Amen? Ah, hindi naman ako manunugtog, Pastor. Hindi naman ako ganito. Meron kang specific purpose na binigay ang Diyos. Amen? Ano po sabi sa Romans 12:6? Basahin po natin. Romans chapter 12, verse 6. Nandyan pa po ba kayo? Amen? Romans 12:6, having then gifts differing according to the grace that is given to us. Lahat daw po merong kaloob. Let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Next verse. Verse 7. Tingnan po natin verse 7. Romans 12, verse 7.
or ministry, let us use it in our ministering. He who teaches in teaching, he who exhorts in exhortation, he who gives with liberal, he who gives with liberality. He who leads with diligence. He who shows mercy with cheerfulness. Lahat po tayo may mga kaloob. Amen? Another thing, Ephesians 4:11. Ano po sabi dito sa Ephesians chapter 4, verse 11? Ito. And he himself gave some to be apostles, some to be prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the church, equipping of the saints. Lahat po yan may bahagi. Lahat po tayo may bahagi sa gawain ng Diyos. Hindi po tayo niligtas ng Diyos in order for us to just sit down in the church. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon para lang manood, makinig, maupo, umatin ng Sunday after Sunday. Hindi po yun. Amen? May specific po na tawag ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Take your place in life. Hanapin mo kung saan ka. Amen? Kaya nga mahalaga po meron tayong set man. Amen po ba? Merong mag-guide sa atin. Because those persons are used by God para mahanapan natin direksyon. Makita natin yung gift pala natin. Amen? Because there is something that God placed in them. Kaya meron tinatawag na discernment spirit. Because the Lord gave them that discernment spirit para tayo mismo mahanapan natin, Lord, ano po ba yung kaloob ko? Eh tayo, hindi pa naman tayo nakakakinig talaga sa Diyos. Tama po ba? Especially if we are new believer. Kaya merong set man. Merong nag-guide. Take your place in life. Take part in the ministry. Amen? Lahat tayo. May bahagi. Iisang katawan po tayo. Amen? Christ is the head of the church. Amen po ba? Lahat po tayo. Maaring kamay ka, maaring bibig ka, maaring paa ka. Amen? Pero lahat yan may bahagi. Amen? Number 5. After believing, iba lang po kasi yung naniwala ka lang. But number 5, meron trust. Amen? After you believe, there should be trust. May tiwala ka sa Diyos. Genesis 45 verse 7. Ano po sabi sa Genesis 45:7? And God sent me before you to preserve a posterity for you in the earth and to save your lives by a great deliverance. Nung nagtiwala siya sa layunin ng Diyos. Amen? Kasi kung di niya pinagtiwalaan ng Diyos, maaaring yung sitwasyon nila during the time of famine, maaaring hindi naligtas yung sambahayan ni Joseph. And God also used, even Pharaoh used Joseph to govern the city, to govern the country, to govern Egypt. Amen? Nasa kanila lang pala may pagkain during that time. Trust in God's sovereign providence. He causes all things to work for your good as you remain faithful to His calling and purpose for you. He causes all things to work for your good. Romans 8:28. Ano po sabi dito sa Romans 8:28? Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God. Do we love God? Amen. Mahal po natin ang Diyos. Amen po ba? Ang sabi niya dito, kung mahal mo ang Diyos, He causes all things to work together for your good. Para sa iyong kabutihan. May nangyari mang hindi maganda, just trust God. Amen? Because behind those things na nangyayari, He is still working in your behalf. And we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called, who are the called
according to His purpose. Kung nilalakaran natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin, pinagtitiwalaan natin ang Panginoon sa buhay natin, He will cause all things to work for our good. Amen? Amen po ba? Amen. Those are the five things na kailangan po natin gawin in order for us being a faithful servant to fulfill the vision. Joseph's journey for having the vision. Kaya po pinamagatan ko po kanina itong P2P. Amen? Joseph's journey for having the vision, he was thrown into the pit, then sold to Potiphar's house, and then he was imprisoned from prison, and then from prison to the palace. Amen? So, nandun pala yung susi. Amen? So, sa pagsakay natin sa buhay, amen po ba? Hindi lahat o hindi lahat ng pagkakataon maayos yung buhay natin. Ibig sabihin, meron tayo sa buhay natin na, Lord, parang ang layo mo naman. Lord, parang lumalayo naman ako sa vision na binigay mo. Because he believed what God had shown him, ito pong si Joseph, he remained steadfastly faithful and loyal to all his relationships, especially with God during his incubation period. Naka-incubate siya for how many years? Amen? It's all part of God's plan. Na sa tingin ng tao, parang nalalayo. Sa tingin natin, parang lumalayo tayo sa vision. But if you know enough, if you are sensitive enough, if your eyes is open, if your spiritual eyes and understanding are open, you will perceive that the vision is still working in you. Nag-work pa rin yung vision na yan. Individuals who are faithful to God's vision will enjoy favor with Him and with others and will succeed in all their endeavors. Ano man ang gawin natin? Amen? Magsasucceed at magsasucceed tayo because of the vision na pinanghahawakan natin. And in the end, they will realize their vision, experiencing vindication in spite of any adversity they may have faced. Maaring na-encounter mo maraming problema. Along the way, because we need endurance, kailangan natin maging matatag sa paglakad po natin bilang mananampalataya. Sabi nga, not all the time, bed of roses. Amen? Di ba sa salitang mundo, hindi lahat panghabang panahon, bed of roses. Because God wants to bring out the best in you. Kaya nga we are experiencing those things. Because God wants to hone us. Gusto niya tayong mamold. Kasi precious tayo in His sight. Amen po ba? Just like the characteristic of gold, before maging fine gold siya, anong ginagawa? Nilalagay sa mainit. Sa apoy. Bakit po? In order for the gold to be separated from other external matters na hindi kabilang sa gold component. Amen? So tayo po precious in the sight of God. We are experiencing those things because God wants to bring out the best in us. Gusto niyang makita yung kinang sa atin. Kaya nga meron tayong sharpening. Kaya nga dumadating sa pagsubok. Amen? Kaya pag may pagsubok, let us accept the challenge. Amen po ba? Wag along the way, wag tayong bibitaw. Amen po ba? Ah, dahil ayaw na natin yung challenge, bibitaw na tayo. Lord, ayaw ko na. Hindi na ako tutuloy. Amen? Because those things ay kailangan natin in order for us to bring out the best. Hindi ka kumikinang because ayaw mo magpakinang. Amen po ba? Hindi tayo kumikinang, hindi tayo tumatalas, hindi tayo nagiging precious stone or precious gold because we do not want that God will hone us. Pag may challenges, ayaw natin. Pagka merong dumating na pagsubok sa atin, ayaw natin. It seems like hindi siya part ng God's plan. Amen? It seems like
may nangyayari sa atin hindi maganda na ayaw natin. So makikita po natin, para lumabas yung kinang ng buhay, accept the challenge. Kasi kalakip ng vision ang pagsubok. Amen po ba? Kasi maraming visionary people, hindi naman agad nandyan yung realidad ng vision na yan. Amen? Kaya kailangan maging, kumbaga sa layman's term, maging risk taker tayo with the vision. Amen? Yung company po na last na pinagtrabahuan ko dati, I think 1995 lang po nag-start yung company. Eh ngayon po, yung company na yan, around 200 or 300 branches na sila ngayon. So makikita po natin, kasi nakita ko po yung nature ng may-ari. He is a risk taker. Yung may-ari na yan, risk taker siya. Every time na may challenge, kinukuha niya yung challenge. Expand ang expand. Kasi alam niya kahit nasa unang mga dalawang taon, tatlong taon, negative yung company dun sa branch na yon. Amen? Pero he wants to accept the challenge. E ngayon po, nasa 200, 300 siguro na branches na sila ngayon. So makikita po natin, there's something in those things na kailangan natin. Let us accept. Para yung buhay po natin gumanda ng gumanda. Paurong ng paurong. I mean, pasulong ng pasulong, hindi paurong ng paurong. Amen po ba? Amen. Journey in life, panghuli po, journey in life is not all the time comfort. Sometimes, the road is bumpy. Di ba yung P2P bus? Di ba, hindi naman lahat lagi dadaanan ng bus na yan ay sementado. Di ba? From this province towards sa norte. Di ba? Maraming traffic, maraming different na kalsada dadaanan. So sa buhay din po natin, hindi lahat maayos na kalsada ang dinadaanan. Sometimes road is bumpy, rough road. Sometimes it is dangerous. Yung kalsada na yan, dangerous. But remember, but as long as the Lord is our driver, we will arrive safely to our destination. Amen? Amen po ba? Si Jesus ang tsuper ng buhay natin. Amen? Sabi doon, dito ka sumakay, gasolina'y pang habang buhay. Biyahe mo ay sulit pagkat patungong langit, hindi pwede ang sabit. Bawal ang sabit sa pagiging Kristiyano. Amen? Kasi haharap tayo sa harapan ng Diyos individually. Hindi natin pwedeng isisi kay brother, kay sister. Ay, hindi na ako nagpatuloy, Panginoon, kasi dahil kay brother, hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos yun. Amen? Sasabihin sa atin ng Panginoon, ano ang ginawa mo nung ginawang ka ng ganun? Amen. What is our reaction? What is our counter-reaction sa situation? Amen? So, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Amen. Napagpala ba tayong lahat? Amen. Praise God. Bago tayo dumako sa ating giving, no? Praise God. Napakaganda na mensaheng ito kung ating bubulay-bulayin ang mensaheng ito as the Joseph, the dreamer, his journey in life bago mapulpil yung kanyang vision ng Panginoon sa kanya na ibinigay sa kanya at sinabi niya sa kanyang mga kapatid, there is a process, no? May proseso, marami siyang pinagdaanan, suffering, pain, no? Maaring dapat nagalit siya sa mga kapatid niya, binihulog siya sa balon, ibinenta siya, ikinulong pa siya, nawala siyang kasalanan, pinagbintangan ng rape, no? So, ang dami niyang pinagdaanan, no? Alam niyo, sa ministry, ganun din. Naalala ko sa Mindoro, marami kong mga nakasamang mga malalapit sa akin, sa aming pamilya, nakasama pa namin sa bahay namin, pinatira namin. Pero during that time, no, kasama sila sa history ng church. Sa simula, kasama ko sila. Pero sa destiny, hindi sila kasama sa church. No? Doon sa history ng church, kasama sila. Pero sa destiny ng church, naiwan sila, nawala. At sa panahon ding ito ay patuloy na nangyayari. Kaya ang sabi nung number 3, remain faithful. Si Joseph na natili siyang tapat
sa kabila ng pinagbintangan siya, kinulong siya, no? Maraming pinagdaanan siya pero hindi siya nag-resist, hindi siya nagrebelde, hindi siya sumuway, hindi niya itinakwil, no? Hindi siya nagmataas, bagkus he accepted the challenges. No, tinanggap niya yung hamon dahil pag siya ay hindi na natiling tapat, no, sa Diyos, naging suwail siya at nagkasala siya, yung vision niya, yung panaginip niya, hindi matutupad. No? Kaya thank God, let us remain faithful, no, for us to fulfill the vision that God has given them to us. No? Kaya nga, purihin ng Panginoon, marami ay naiiwan sa paglalakbay para mga Israelita na ang promise ni Lord sa kanya, dadaling ko kayo sa lupang pangako. Pero along the way, maraming hindi nakarating sa lupang pangako. No? Dahil dumaan sila sa matinding proseso ng Diyos. Maraming pagsubok, maraming naiwan sa ilang, maraming tinuka ng asa ilang. No? Dahil maraming nagreklamo. No? Bawat mensahe ng Diyos na daladali ni Moses, marami ay nagre-resist, hindi tumatanggap. Imbis na sila'y manatiling faithful, sila'y maging humble, nire-reject nila ang mensahe ni Moses. At ito'y nangyayari din sa panahon nating ito. Minsan sa pangangaral ng isang lingkod ng Diyos, sino man siya na nangangaral sa atin, sa mga tao ng salita ng Diyos, no? Imbis na tanggapin ang salita ng Diyos, dahil ayaw niyang mabalatan siya, ayaw niyang matabasan siya, ayaw niyang mabago ang puso niya, ang salita ng Diyos ay nire-resist, no? Ayaw tanggapin at nagre-reason out. Ganyan na maraming Kristiyano ngayon. Kaya hindi makasama sa destiny ng church. Kapatid, kaibigan, saan man po kayo naroon, ito ang mensahe ng Diyos sa atin, hold fast. No? What to do in order for the vision to be fulfilled? Panghawakan natin. Meron tayong kanya-kanyang dreams o vision na ibinibigay ng Diyos sa atin. Mapupulpil lamang yan pag pinanghawakan natin yung dreams na yon. At umasa tayo sa Diyos, no? Na anuman ang nararanasan natin, magaganap po yun, no? At manatili tayong tapat sa Panginoon. Maniwala tayo na yung pangitang ibinigay ng Diyos sa atin, siguradong matutupad yan at mangyayari. Magtiwala tayo sa Diyos. Bawat isa sa atin dito, kayo po mga nasa kanikanyang tahanan, mapupulpil yung bisyo na yon, no? That someday, you will become a great man of God, a woman of God, a preacher, evangelist, pastor, teacher. Mangyayari yan, no? Kaya nga, God has given me the vision, no? Na hindi lamang tayo rito sa Bacoor. Ngayon, makikita natin ang JBLU Church sa Laminos, nagpa-prosper, pinalalago ng Diyos. Nung sabi nga ni Pablo, iba ang nagtanim, iba ang nagdilib, pero ang Diyos ang nagpapalago. No? Kaya pag nakita niya ang mga lingkod niya, faithful servant, no? Pinangahawakan ng bisyo na ibinigay sa kabuuan ng ministry, no? At tayo'y lumakad, nilakaran natin yung bisyo na yon, praise God, mapupulpil ang pangarap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya purihin ang Diyos, mga kapatid, mga magulang, ngayon pong umaga na ito, ang Diyos, ako'y naniniwala na sa mga taong malinis, dalisay at tapat ang puso at magpagpakumbaba sa Diyos, nagbibigay siya ng pangitain. Pero pag ang puso ng isang tao, mataas, palalo, nire-resist ang aral at mensahe ng Diyos at maraming reason out sa kanyang buhay, anumang ganda ng bisyo na binigay ng Diyos sa kanya, pag ang puso ng tao ay naging palalo sa Diyos, kasama man siya sa history ng church, hindi siya makakasama sa destiny nito. Mga kapatid, mga magulang, ngayon pong umagang ito, sa mensaheng ito ng Diyos, tanggapin natin ito sa puso natin, magpakumbaba tayo sa Kanya. No? Sapagkat ang Panginoon, hindi siya nagtatangi ng tao. Bawat isa sa atin dito, ako'y naniniwalang tinawag tayo ng Diyos, hindi lamang tinawag, pinili pa. Kaya if God has given us the break, binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makapaglingkod, mahalin mo ito, i-treasure mo ito. Dahil pag ito ay binawi ng Diyos, sabi nga ng, di ba, ng Matthew chapter 25 verse 21, dahil naging matapat sa kakaunti yung servant na pinagtiwalaan, bibigyan pa siya ng malaki.
Pero yung hindi naging tapat, pati yung meron sa kanya'y kukunin at ibibigay pa sa iba. Makapatid, mga magulang, sa oras na ito, isa lang ang pinakasusi upang makasama tayo sa destiny na pangarap ng Diyos sa kanyang ministeryong ito, no? Ay ang maging manatiling tapat sa Diyos, no? Manatiling tapat sa Kanya. Tumayo po tayong lahat. Yes, the Spirit of the Lord is moving. Nadarama ko ang presensya ng Diyos. He knows everything, controls everything, sees everything. Nais ng Panginoon na tayo totoong mag-humble sa Kanyang harapan. Amining tayo ay walang magagawa. Gusto ng Diyos na maging ready tayo. Kumbaga sa isang ubas. O yung mga nabibili nating juice, yung mga can na soft drinks, bago siya ilagay sa isang bottle ang isang juice, may proseso siyang pinagdadaanan. Ini-squeeze siya, tinatanggal ang balat para lumabas yung tamis at kagandahan, yung totoong gusto ng may-ari ng isang kumpanya, kung anong gusto niyang palabasin na sarap doon sa kanyang gustong ibenta na produkto. Makapatid, mga magulang, ang bawat isa po sa atin, kung dumadanas tayo sa proseso ng Diyos ng pagtataba sa buhay natin, may pain, may suffering, dumadaan tayo sa bakubakong daan, sa zigzag, pinoproseso tayo ng Diyos. Kapag tayo'y handang magpabago sa Panginoon, totoo, magbabago tayo. Subalit kung hindi, wala magagawa ang Diyos. Nasa tao pa rin ang desisyon. Nasa tao ang pagpapasya. Ang Diyos ay hindi diktador. Bawat isa po sa atin, we have a free will. Nasa iyong choice. Malaya ang taong mamili. Kung gusto niyo makasama sa destiny or sa history lamang. Mga kapatid, mga magulang, nais ng Panginoon na magpakumbaba tayo sa Kanya. Let us commit ourselves once again before God. Yes. Idulog natin sa Diyos ang ating mga puso, ang ating makalooban. Mawawala ng saysay at silbi ang lahat ng mga ginawa natin sa mga nagdaan. Kapag tayo ay hindi totoong tinanggap ang hamon ng Diyos. Ang tema natin ngayong taon na ito, patuloy na pinatotohanan ng Diyos. Patuloy niyang tinutupad na ang salita niya ay buhay at makapangyarihan. The Word of God is quick, alive, and powerful, sharper than any two-edged sword. May ginagawa ang Panginoon sa ministeryong ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Nasa iyong desisyon bilang head pastor ng church na ito. In Jeremiah 3:15, God said, "I will give you the shepherd, the pastor who will teach you the knowledge and understanding." Sa oras na ito, mga kapatid, mga magulang, sa harapan ng Diyos, wala tayong maipagmamalaki. He changes the times and the season. He removed kings, He removed leaders, and put new leaders.
sa oras na ito, mga kapatid, mga magulang, bago tayo mag-pray, awitin natin ito. Into your hands, Lord. Into your hands, I commit again with all I am for you, Lord. Behold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Sing it again. Lord, into your hands. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours for. I believe in you. Jesus, I believe. Pwede ba natin itaas ang kamay natin sa Panginoon? Jesus, I belong Jesus, to you. Jesus, I belong. Yes, Lord. To you. You're the reason that I live. The reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that all I am. With all I am. I walk with you, Lord. I walk with you. Wherever you go, to tears and joy, I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason, Jesus, I believe in you. Jesus, I the reason that I live, the reason that Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Mga kapatid, mga magulang, every Sunday, every Wednesday, naririnig natin ang salitang pagpapakumbaba sa Diyos, pag-amin ng kasalanan.
dumadaan ka ba sa proseso ng Diyos ngayon para makasama sa destiny ng gawain na ito, ng ministry ito? Marami na akong karanasan. Kasama sa history, pero hindi nakasama sa destiny. Binabasag ba ng Diyos ang puso mo dahil ito'y matigas? Paulit-ulit na nangyayari. Gumagawa ka ng kwento, ng usap. Niririsim mo ang salita ng Diyos. Tinatakwil mo. Ayaw mong tanggapin ang pagbabago ng Diyos sa puso mo. Patuloy ka nagmamataas, nagmamalaki sa Diyos. Sa banal na kasulatan, maraming nagmalaki. Dahil sa pagmamataas, ibinaksak ng Diyos. Unang-una dito si Lucifer. Nais niyang higitan ang kapangyarihan ng Diyos. Itinaas niya ang sarili niya. May isang hari sa bagong tipan. Inangkin ang karangalang para sa Diyos. Inangkin ang papuri para sa Diyos. Siya'y inuod at bumaksak. Mga kapatid, mga magulang, ang puso natin ang unang binabago ng Diyos. Habang tayo tumatagal, nahamdat gusto maglingkod sa Panginoon, binabago ng Diyos ang puso natin. Ine-expose ng Diyos ang ating pagkatao, ang ating karakter. Ngayon, kung hindi tayo magpapabago sa Kanya, sa huling araw na ito, nililinis ng Diyos kung paanong nililinis niya ang bansa, ang gobyerno, ang loob ng church niya ay nililinis niya rin. Sa oras na ito, makapatid mga magulang, pag hindi tayo nagpabasag sa Diyos at nagpabago, ang church nating ito na pinagkatiwala ng Diyos, nililiglig ng Diyos, nililinis, sinasala. Matitira ang buhangin at ibabato ang mga bato dahil magiging kagamit-gamit para mabuo ang isang bahay at mapakintab ang paligid ng bahay ay ang buhangin. Pinipino tayo ng Diyos tulad ng ginto na ating narinig. Ang ginto pinararaan sa apoy para lumabas ang kakinangan nito. Nais ng Diyos na maging puro tayo sa Kanya. Mapurify ang ating mga puso, ang ating mga buhay. Maraming mga simbahan ngayon, libo-libong umaatim, daan-daang libo. Pero ilan kaya sa loob ng iglesia ngayon ang may mga pusong may bababa, pusong mapagpakumbaba, pusong handang magpabago? Kapatid, kaibigan, hindi after ang Diyos sa dami at laki ng ating itinulong sa church. Hindi niya tinitingnan ang ating mga nagawa. Dahil sa harapan ng Diyos, lahat ng ginawa natin, zero pa rin ito. Dahil lahat ng meron tayo sa Kanya ay galing sa Kanya. Lahat ng meron tayo sa buhay natin, pera, kayamanan, ari-arian, maging buhay at hininga natin ay galing sa Diyos. Lahat ng ginawa natin sa ministeryo na ito ay ginawa natin sa Diyos. At wala tayong maipagmamalaki. Dahil kung ito'y pagmamalaki natin,
wala nang parangal at papuring tatanggapin ng Diyos, kundi tao ang tatanggap ng papuri. Mga kapatid, mga magulang, magpakumbaba tayo sa Diyos. Kayo po mga nasa kanikanyang tahanan, lumapit tayo sa Panginoon. Sumunod po tayo sa maiksing prayer na ito. Sabihin po ninyo ng tao sa puso, yumuko kayo pumikit. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Sabihin po natin itong panalangin na ito. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyong harapan ng totohanan. Inaamin ko, Panginoon, ako po'y maraming pagkakasala sa iyo. Minsan nagiging mataas ang puso ko. Nagmamayabang ako. Nagmamalaki ako. Patawarin mo ko, Panginoon. Inaamin ko, lahat ng meron ako sa buhay, galing sa iyo. Ano mang oras, pwede mo itong bawiin, pati na hininga ko. Salamat po, Panginoon. Hindi ako katulad ng maraming tao. Nasa hospital na nakakabit ang oxygen. Pero ako'y humihinga. May oxygen galing sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kinikilala ko sa aking sarili. Wala akong magagawa. Tinatanggap ko, Panginoon, ang challenge mo sa buhay ko, ang proseso mong ginagawa sa puso ko. Handa ako magpabago, Panginoon. Kontrolin niyo ang puso ko, ang aking labi, ang aking isipan. Salamat po, Panginoon, sa pagtitiwala mo po sa akin. Minamahal mo ako. Iniibig mo ako. Paglilikuran kita. Salamat po, Panginoon. Amen. Yes, Lord. Salamat. Salamat, Panginoon. Yes, Lord, I believe in you. Yes, Lord, I belong to you, Lord. Hindi ako bibitaw sa iyo, Panginoon. Hindi ako lalayo sa iyo, Lord. Lord, kung saan mo ko ginagamit, saan mo ko pinabago, at saan mo ko pinagpapala, mananatili ako sa iyo, Panginoon. Lord, I believe in you, Lord. Yes, oh God. Yes, Lord. The Holy Spirit is touching you. The Holy Spirit is breaking your heart. The Holy Spirit is breaking your will. Yes. Oh God. Yes, Lord. Pasagi kong puso ng bawat isa. Matagpuan mo kami, Panginoon, na nagpapakumbaba sa iyo. Wala nang mamalaki, Panginoon. Wala nang mamataas. Jesus, I believe in you. Yes, Lord. I live, ikaw ang dahilan kaya kami nabubuhay, Panginoon. Jesus, I believe in you. Yes, oh God. Oh, yes, Lord. Amen. We belong to you, Lord. You're the reason that I live. Kaibigan, pag wala ng dahilan para mabuhay ka, kasi pag hindi si Jesus ang dahilan kung bakit ka nabubuhay, kukunin ka na ng Diyos, baka bukas makalawa. The reason that I live is you, Lord. Kaya tayo nabubuhay dahil sa Panginoon. Hindi biro kapag ang Diyos ang ating sinuway,
ang ating kinalaban. Hindi biro kapag sa Diyos ka nagkasala at sumuway. Kung si Joseph lumabag, sumunod sa gawa ng laman niya at sarili niya, hindi mapupulpil ang vision na natanggap niya. Kapatid, kaibigan, this is the season, this is the time for you to change, to break your heart. Huwag nating hayaang maging paulit-ulit ang nangyayari sa buhay mo. Dahil anytime, pwede tayong tanggalin ng Diyos. Mas mamarapatin pa ng Diyos na kahit tatatlumpu, dadalawampu, pero tapat na naglilingkod sa Kanya. Hindi after ang Diyos sa daan-daan na miyembro ng ministeryong ito. Nais ng Diyos, kahit tayo dadalawampu, pag pinadaan sa apoy, ay dalisay at tapat. Lord, bakit nga ba pinaglilingkuran kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Dahil sa ikaw ay ikaw. Awitin natin ang awit na ito. Yes, Lord. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba? Yes, Lord. Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Sa pagpapala.
magpapala. Nais ko ibigin ka. Hindi dahil sa himala. Nais ko ibigin ka. Dahil sa ikaw ay ka. Panginoon, marami pong salamat. Pinagpala mo kami ngayong umaga sa iyong salita, ng iyong salita. At sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu, may ginawa ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat. Sa iyong karangalan, ang papuri, Ama, pasasalamat sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Amen! Sige po, maupo tayong lahat. Maging anasa kanilang tahanan. Praise God! Amen! Praise the Lord! Truly, the Holy Spirit is our great teacher. He directed us sa ating pong gawain na ito. Puri ng Panginoon. I believe na kumilos po ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Kaya sa bawat isa po sa ating ang puso ay bukas, tapat, handang magpabago sa Panginoon. Siya po ay handang-handa, no? Na talagang ang buhay natin ay ayusin niya, itama niya, no? So thank God, purihin ang Panginoon. Dadako po tayo sa ating gawain ng pagkakaloob. Tawagin natin ang ating pastor na Paranaque, Pastor Joseph. Amen. Tayo po'y dadako sa pagbibigay. Amen. So alam naman po natin na ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. So yung ating pong pinag-aralan, huwag po natin kalimutan yung lima na yun. Ano po yun? Hold fast, yung una. Yung pangalawa, ano po? Expect to God. Yung pangatlo, ano po? Remain faithful. At yung pangapat, believe and trust. Amen. Sa ating pong buhay, kailangan natin sa Panginoon, ikaw ba yung taong tapos na sa pinansyal? Sabi sa one, hold fast. Kapit ka lang sa Panginoon. Saan ka kakapit? Sa mga pangako po ng Diyos. Dahil po ang Diyos, nagsabi sa kanyang salita, kapag ika'y naging tapat, ano po? Ibinigay mo ang para sa Panginoon, sabi sa Malaki 3:10, bubuksan niya ang bintana ng langit at ibubuhos ang pagpapalang, walang sukat kalagyan sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? At yung pangalawa po, ano yun? Mag-expect ka sa Diyos. Amen? Ano man yung hawak mo ngayong ibibigay mo sa Panginoon, pangalanan mo. Ito, Lord, binibigay ka ito. Dapat galing po sa puso, hindi sa muso. Amen? Huwag kang magbigay ng parang nagbigay ka lang. Hindi po. Kailangan mag-expect ka sa Panginoon. Ano yung expect mo? Pag nagbigay ka, ang Diyos naman po magbibigay eh. Ang Diyos naman po kung ano yung binigay mo, sabi sa Biblia, kung ano yung tinanim, siyang aanihin. Meron ba naman nagtanim ng isang butong manga, tapos syempre dinidiligyan, tumubo lang ng isang manga? Hindi. Kumpul-kumpul po yung tubo nun. Ibig sabihin, hindi mo po mahihigitan ang Diyos sa pagbibigay. Amen? Kung ano po yung ibibigay mo ngayon, ang Diyos masigit pa ang ibibigay niya sa'yo. Amen? Ano po yung pangatlo? Remain faithful. Manatili kang matapat sa Diyos. Ano mang nangyayari sa buhay mo, kulang ka man sa pinansyal, manatili ka pa rin tapat. Dahil ang Diyos, ano mang mangyari sa buhay mo, tapat pa rin siya. Bagamat tayo nagkakasala, bagamat tayo nagkukulang sa Panginoon, ang Diyos, tapat pa rin siya sa buhay mo. Bakit siya naging tapat? Sinabi ni Bishop kanina, maraming tao dun sa ospital, bumibili ng oxygen, ikaw hindi ka bumibili. Tapat ang Diyos na ipinapahinga ka pa din. Tapat ang Diyos na nakakapagtrabaho ka sa maghapon, nagagawa mo yung gawain mong bahay at kumikita ka ng pera dahil sa lakas na ipinahiram ng Diyos sa iyo at sa akin.
Amen? Kaya kung sinasabi mong tapat ka sa Diyos, mas higit na tapat ang Diyos sa buhay mo. Amen? At ang pangapat, ano po yun? Believe. Kailangan mong maniwala. Saan? Sa kakayahan ng Diyos. Dahil ang kakayahan ng tao sa mundong ito, may hangganan. Tama? May hangganan po ang kakayahan ng tao. Sa maghapon trabaho niyan, pagod na po yan. At ang gusto na niyan, magpahinga. Pero ang Diyos, ang kanyang kakayahan ay walang hangganan. Amen? Kaya kung ano yung ibibigay mo sa Diyos, ibibigay niya sa iyo yan. Nang ano? Nang siksik, liglig, at umaapaw. Ang kailangan lang makita sa Diyos, ng Diyos sa puso mo, ano? Magkaroon ka ng tiwala. Magkaroon ka ng expectant heart. Magkaroon ka ng pagtitiwala. At yung panlima, ano? Trust. Kailangan mo mag-trust. Sa tao, pag nagtiwala ka, minsan napapako pa. Di ba? Minsan manghihinayang ka pa. Minsan nadidisappoint ka pa kasi hindi natupad yung kanyang pangako. Pero dito ka dumipende sa pangako ng Diyos. Sigurado, maaasahan, mga magulang kapatid. Magtiwala ka sa pangako ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Samuel, sa 2 Samuel 24:24, I will not offer to the Lord that cost me nothing. Hindi daw siya mag-offer sa Diyos nang walang halaga sa Kanya. Ganon din sa buhay natin. Kapag nag-offer ka sa Panginoon, maliit man yan o malaki, dapat mayroong value yan. Anong ibig sabihin ng value? Dapat mayroong niyang kasamang panalangin na ibinibigay mo sa Diyos. Ang Diyos naman hindi nakatingin sa laki o liit ng bigay mo. Nakatingin siya saan po? Sa pusong nagtitiwala. Amen? Ang tanong ko po, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Palakpan po natin ang ating Panginoon kung ito'y nagtitiwala. Ganyan po ang ating Panginoon. Kaya nga po parang ganito. Kaya sabi ni David doon, I will not offer to the Lord that cost me nothing. Kunwari, darating sa bahay mo si Presidente Duterte. Ano iihahanda mo? Tuyo? Tuyo ba? Maghahanda ka ng tuyo? Siyempre hindi. At gagawin mo yung right. Hindi ka maghahanda ng left. Yung tira-tira. Di ba? Ibibigay mo yung the best mo para matuwa sa'yo si Presidente Duterte. Ganon din ang Diyos. Pag magbibigay ka sa Diyos, huwag yung tira-tira. Kailangan, sinabi ni David, I will not offer to the Lord that cost me nothing. Amen? Huwag kang maghandog sa Diyos nang walang halaga. Kailangan palaging may halaga. Dahil ang Diyos, binigyan ka ng buhay na walang hanggan, na hindi kayang bayaran ang pera. Amen? Ganun po ang Diyos. Kaya nga po meron dito sa Biblia na naghandog ng merong halaga sa Kanya. Kung nakikilala niyo po sa John 12, si Maria, binasag niya yung kanyang sisidlan na may halagang napakalaki na isang taon siguro ang halaga na yun na sahod ng tao. At ibinuhos niya saan? Sa paanan ni Kristo. At pagkabuhos noon, lumuhod siya, ipinahid niya pa ang kanyang buhok. At ang halaga na yun, bagkano? Napakalaking halaga. At merong isang Judas na si Judas, kilala po naman natin yun, Iscariote, bakit niya binasag yun? Pwede na lang sanang ipagbili yun at ipamigay sa mga mahihirap. Di ba? Pero sinabi ni Kristo, pabayaan niyo siya. Dahil ginawa niyo yung tama. Kaya ikaw, ano yung tama? Ano yung kaya mong basagin? Ano yung kaya mong basagin na pwedeng humalimuyak sa Panginoon? Diba? Ito hindi niya alintana kung gano'ng kamahal yung kanyang ibinigay. Binasag niya at humalimuyak. Ang sabi ni Kristo, maaalala ang kanyang ginawa. Ngayon, ang tanong ko, gusto mo bang maaalala ng Diyos yung ibibigay mo ngayon? Huwag kang manghinayang. Amen? Dahil ang Diyos po, mga magulang, mga kapatid, nakatingin siya sa iyong puso. Ang pagkilala, sabi po dito sa akin, sinulat, mga magulang, mga kapatid, minsan, si Judas po, di ba, nang hinayang siya eh. Pag ikay nang ihinayang, pasensya na po sa salita, meron kang Judas spirit. Amen? Ano po yung Judas spirit? Pasahin po natin sa 12:6. Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil siya ay may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Amen. Ang sabi sa Biblia, kung babalikan po natin yung Malakay 3:10, kung hindi daw natin ibinibigay yung 10% natin, pinagnanakawan daw natin ng Diyos. Totoo po yun. Ito po, pagka minsan nanghihinayang kasi ibibigay mo, pag ito'y walang halaga, leftover na lang, yung binibigay mo sa Diyos, kapatid, may Judas spirit ka. Yun po yung katotohanan ng mga magulang, mga kapatid. At ang sabi po pa dito, yun nga po, example, pag binigyan ka ng tira-tira, kunyari, punta ko sa bahay ni Bad, meron akong natirang fried chicken, pero papapanis na, ibibigay ko kay Bad, ito para sa'yo. Matutuwa kaya si Bad?
Hindi. Diba? Ibigay mo yung tama. Di ba? Kung gusto mong matawa sa iyo ang Diyos, mga magulang, mga kapatid, huwag yung leftover, kundi yung right. Ano ba ang right? But seek ye first the kingdom of God in His righteousness. Ano bang righteousness ng Diyos? Yun ang gagaling sa puso mo. Kung ano yun ang gagaling sa puso mo na katwiran, yun yung ibigay mo sa Diyos. Amen? At ang Diyos, nakikita niya kung ano yung katayuan ng ating buhay, kung ano yung katayuan ng iyong pinansyal, kung ano yung katayuan ng iyong pisikal. Alam po lahat ng Diyos yan, mga magulang, mga kapatid. Kaya nga po, nung sinabi ni David, I will not offer to the Lord that cost me nothing. Huwag kang maghandog sa Panginoon ng maliwala lang. Amen? Dahil ang Diyos po, ulitin ko, hindi natin mahihigitan. At hanggang ngayon, humihinga ka pa rin dahil ang mahal ng oksigen doon sa ospital. Samantalang ikaw, malaya kang nakakahinga sa ibinigay ng Diyos na hangin sa ating buhay. Amen? Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord, narito ang aming mga offering, Panginoon, at tithes. In the name of Jesus, Lord, nawa po, Panginoon, ikay matuwa sa aming handog na ito. At Lord, buksan mo ang iyong langit at ibuhos mo ang pagpapala mo na walang sukat kalagyan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatid, sila po'y pagpalain mo. Ano man ang kanilang ahawakan, tatapakan, sasalitain, ay samahan mo, Panginoon, na iyong pagpapala. Salamat, salamat ng marami. Sa iyo ko po tinitiwala ang buhay ng bawat isa at maging ang aming pinansyal na aspeto sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Of heaven.
Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. Tumayo po ang bawat sa atin. Amen. Salamat sa Panginoon dahil tinanggap natin ang ating portion ngayong umagang ito. At huwag nating kalilimutan yung ating tema ngayong taon na ito. Do not stop, no? Do not quit, move forward. Ayan, no? So kaya ngayong buwan na ito, ang ating topic nga ay is about faithful servant. No, sikapin natin na patuloy tayo maging faithful servant ni Lord. Last month of July, obedience. Next month, sinabi na ni Lord sa akin, ang magiging team natin next month, no? Call to preach, not to quit. Call to preach, not to quit. Tinawag tayo para mangaral, para humayo, hindi para sumuko, no? Hindi para mag-quit. Kaya yung buhay po natin, pangangaral na po yan. Sa buhay natin, maraming taong nabe-bless, maraming taong natutuwa. Kaya huwag tayong susuko, huwag tayong hihinto, no? Dahil tinawag tayong Lord para mangaral, no? Ng kanyang kabutihan, ng pag-ibig, ng kanyang pagmamalasakit, no? Kaya ang buhay natin sa harapan ng mga tao ay salita ng Diyos. Biblia po tayo. Babasahin ng tao ang buhay ng Panginoon sa buhay natin, no? Sige, tayo ay magpasalamat kay Lord. Ibalik natin ang papuri sa Kanya. Amen, Lord, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Gamitin mo, Panginoon. Yes, at patuloy kami magpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Lord, mangyari lamang po ang kalooban niyo sa yes, aming buhay. Lord, salamat, salamat, Panginoon, sa taong ginamit niyo, Panginoon, upang maghayag na iyong salita, yes, Panginoon. Lord, amen. Lord,
Dalangin ko, Panginoon, sa mga salitang ito, Lord God, ay tumingin mo, Lord God, at aming maisapanguhay, Lord. Yes, hindi lamang ito dumaan sa aming mga tenga, Lord, kundi ito'y magamit namin at maging sandata namin sa bawat araw, Lord, ng aming buhay, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa taong ginamit mo, Panginoon. Patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon, maging ang buong, buong pamilya, Panginoon. Yes, Lord. At Lord, patuloy niyo siyang bigyan ng karunungan, kaalaman, pangunawan, nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, sa mga vision na binibigay niyo sa amin, Lord, ay mangyari, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon, para sa bawat isa, Lord God. At Lord, malakaran namin, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. At tunay nga, Lord, wala kami magagawa, Lord, kung wala kami sa iyong, wala ka po sa buhay namin, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon. At ingatan niyo po ang bawat isa, Lord God, maging ang mga nakakarinig sa inyong salita, Lord God, sa True Live Streaming, Panginoon. Yes. Tunay nga, Lord God, na i-boost niyo po sa kanila ang pagpapala, Amen. Panginoon. Maging ang iyong salita, Lord, Lord God, yes, ay magamit namin, Lord God, sa aming buhay, Lord, Amen, God, Amen, sa anumang pagsubok o mga laban namin sa buhay, Panginoon. Yes, Lord. Lord, sa katagumpayan ng araw na ito, Lord, Lord God, salamat, salamat, Panginoon. You, sa inamin, binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. And Amen. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. God bless you all. Magkita-kita po tayo bukas ng 9 a.m. sa devotion natin, Monday at 7 p.m. Amen. Susundin anuman ang sulit.